Afternoon and welcome or welcome back to Christine Channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng puto fruit. So mayroon po tayo ditong 1 cup na ibuff milk, 1 and a half cup sugar, 1 cup puree na dragon fruit, 3 cups all-purpose flour, 1 cup na powder milk, 2 tablespoon baking powder, 2 egg, 1 cup water. Mag-aada lang ako kung sakaling kukulangin. So, yan po lahat yung ating mga ingredients. Paghahaluin lang po natin yung ating mga dry ingredients. Yung ating 3 cups na flour, yung ating 1 cup powder milk, at yung ating baking powder na 2 tablespoon. So, yan. Haluin natin yan. And mix natin dito. Tapos, isisit aside muna natin yan. So, dito naman natin haluin yung ating mga wet ingredients. So, unahin natin yung ating egg. So, isusunod natin yung ating sugar. Yung ating milk. Tapos yung ating pong water. Tapos yung ating dragon fruit. Yung dragon fruit. Tapos ilalagay na natin sa ating wet na ay sa ating dry ingredients. So, bali ganito na po yung ating pinaka-butter po. Tatakpan po muna natin habang tayo nagpapainit ng ating steamer. So, ngayon, lalagyan na po natin yung ating molder. Haluin po ulit. So, ilalagay na natin dito. So, yan po. So, adya, ayan po, kumukulo na po siya. Steam po natin 15 to 15 minutes po lamang. Medium fire. Tapos, tatakpan natin ng may fabric or tela. See you. So, yan po. Ang ating dragon fruit puto. Hindi po siya nagkulay kasi hindi po ako naglagay ng pampakulay. Natural lang. Tinanggal mo siya sa lagayan, yan, kunting kulay lang siya.
So yan, papartneran po natin ng rice tea. Rice matcha green tea. So ito na po yung ating finished product ng ating dragon fruit puto. Thank you guys for watching and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And see you po on my next video. Bye!